Mahal, gising na. Mahal, mamalengke pa tayo. Mahal. Uy, hindi ka na, mamalengke tayo. Hindi ka na, gigising na. Good morning. Morning. Hindi ka na. Ha? Hindi ka na, mamalengke pa tayo. Anong oras na? Alas 8 na. Tara na. Mahal, may naisip ka na bang lutuin? Oo, mag-ano tayo? Iniyaw na pusit. Iniyaw na pusit. Bawal tayo mag-ihaw dun. Iniyaw na pusit, pero piprito natin. Pupunta kami sa palengke para bumili na ang kailanganin namin para sa pusit. Kami. Yeah. Kasi may nakita ako sa Facebook na ano siya. Mukha siya iniyaw, pero pinirito. So, papakita namin sa inyo kung ano ba yung tsura ng palengke dito tsaka kung magkano ba yung mga bilihin dito sa palengke nila. Kasi usually, sa grocery kami nagpupunta or bumibili. Kasi yung palengke dito, half day lang. Pagka hapon ka na nagpunta, medyo wala ka nang aabutan. Tsaka yung karne nila, mabilis nagsasara. Yung bilihan ng karne, mabilis nagsasara. Kaya yun. Saan tayo punta? Tawad tayo. Ito? Teka, may sasakit. Wag! Ayoko! Mamamatay tayo. Ayoko mamatay. Buting citizen, hindi nag-jailwalking. Ito yung mga normal na, isa sa mga normal day ng OFW, walang pasok. Oo. Mamamalengke. Kasi kapag kain ka lang ng kain sa labas, mauubos ang pera mo dito. Walang kakapuntahan ng iyong sweldo. Oo. Tsaka hindi, siguro, yung mga OFW dito, nami-miss din yung magluluto ka ng pagkain mo, tapos magre-relax ka lang sa bahay. Diba? So, papakita namin sa inyo kung ano ba yung usual day ng isang OFW dito sa Singapore. Siyempre, mamamalengke tayo muna, tapos magluluto tayo, tapos matutulog na tayo ulit. At saka nakakamiss din kasi yung mga pagkain ng Pilipino. Mm-hmm. Diba? Totoo. Meron dito, Lucky Plaza. Doon nakakabili ng mga Filipino food, mga karinderya, nandun para siyang isang mall na puno ng karinderya, tapos mga grocery ng Filipino food. So, meron dito nun, kaya lang medyo may kamahalan kumpara sa pagluluto mo na lang. Magluto ka na lang kung marunong ka naman. Pero kung isipin mo, kung kahit magluto ka, kung malakas ka rin naman kumain. Hindi ka rin nakatipid. Ganun din naman. So, ayan, tatawid na tayo sa pedestrian. Tawid na tayo. Ayan, dito sa Singapore, lagi ka magpapayong kasi yung init talaga niya, mahapdi sa balat. Parang nangangain. Nanonantok, let's go. Nanonantok yung init dito. So, wala pang hila-hilamos, tsaka toothbrush. Amalis na kami agad kasi baka mawala na naman yung mga tao sa palengke. Baka maubusan kami. Kaya, amalis na kami agad. Dito na kami sa may palengke. And hindi kami masyado makapagsalta kasi kailangan naka-face mask. So, tara! Dito mura dito sa palengke kasi babayaran mo lang kung gaano kadami yung gusto mong bilhin. Hindi tulad sa grocery, nakapakpak yung gulay. Obligadong bilhin mo yung isang pack kahit di mo naman kailangan. Parang ganito, pwede ka bumili ng 1 piraso. Ha? May cash ba tayo? Ha? May cash pa? Ay, wala. Balik muna tayo. Wala tayong cash. So, ayun guys, babalik kami sa mall kasi wala pala kaming cash. Hindi pwede magbayad dito ng card. Kasi sa mall, laging card lang pinababayad namin. Wala pala kaming cash.
magwi-withdraw muna si Sus. Yan, ang daming pila. So, iikot ko muna kayo dito sa loob ng mall. Kasi yung, ano dito, yung mall, tabi lang siya mismo ng palengke. May mga tiyanggian din dito, may McDo. Ayan, oh. So, simpleng mall lang to na malapit sa amin. Parang sa palengke lang din. Kaya lang halos, ayan o, may tiyanggian din. Kaya lang halos lahat ng mga tinitenda rito is parang pang Chinese lang. Pero na kami, this is ano, 380 yung isa, ay 370 yung isa. So, 700 almost tong dalawa na to. Tingnan natin kung makakapamalengke pa kami. Pero syempre, oo. Sana abutin ng yung 20 pesos. 20 pesos. Dollars. Kaya mo, oh. Hindi ko alam kung ano to eh. Ano yan? Parang... hindi ko alam. Ibayan mo eh. Kala ko onion so, bali, spring. 50 pesos yung isang ganyan. Isang kalay 50. Ganito din ka busy. Ito ba yung ano? Yung hinihiwa na maliliit? Hindi, ito yung ano? Hindi, iba yan, iba yan. Oo, oh, yun, meron dito yung sayote. May pipinong mawalaki, may upo. Yung laki ng pipino na to, ang taba na? Oo, oh, laki ng pipino. Oo, oh, may chile. Halos lahat ng nabibili mo sa Pilipinas, meron din dito. O, tingnan mo, may ampalaya. Pero hindi namin lulutuin yan. Saan tayo bilingan ng puset? O, tingnan nyo, o, ang lalaki, ang fresh ng mga ano dito. Ng mga isda. Yun yung puso, 18 per kilogram. Per kilo. Sa mga half kilo. Puso, eh, 20 lang dala namin. Diyos ko po. Mamahal pala. Wala kayang murang puso. Kapag yan yung maganda, yan yung magandang puso. Kalahati lang bilhin mo. Apat lang. Apat na piraso, apat na piraso lang. Sige. So, hindi namin alam kung magkano yung apat na piraso. Tingnan natin kung magkano abutin. Kuha ka ng ano? Tapos pili ka ng size. Mahal, dalawa lang kaya muna. Hindi, aabutin ng $20 yan. Sige, ibig sabihin, ay sa bagay, dalawang kaya natin. Sa tatlo, ayan, nakasama to. Tatlong piraso. Ay, hindi ka kasya sa lalagyan. Hindi, masyadong malaki yan. Yung same size lang, yun na yun. Ano? Hindi. Tatlo. Tatlo? Oh, ayan guys, tatlo yung binili namin. Sapat na to, hanggang hapunan. Wala tayong kasama ibang lulutuin yan. Baka mabitin tayo. Pati mo na kaya. Eh, kaya lang baka pumatak na isang kilo, no? Hindi papatak yan. Ano ka ba? Magaan ba? Magaan? Magaan lang. Boss, pwede niyo okay lang. Sige. $2 discount. Ako pang sa maleta yun ba? $10. Ayun, wala yung matrip. Bye, bye. Apat na kinuha namin. Yun. Doon yata. Sa kabila. Ito, dito sila ko. Three-fourths ang inabot. Three-fourths, mga $15 siguro yan. $14.50. Oh, $14.50. Malapit yung hula ako. Well, sorry, marami silang mga isda dito or... seafood.
Pero makikita nyo, halo-halo, may talangka kaagad dito, may mga hipon. May mga puset, may kakaibang isda, iba-ibang isda, malaki, maliit, sari-sari. Mahaba, mapayat, mataba, mabilog. Saan ka na? Ikot naman tayo sa bilhin ng karne. Yung karne dito walang presyo. Oo, magtatanong ka. Ayan, meron din mga kakanin. Hindi natin alam lasa nun. Ang daming karne. Wala yung bilog. Ano ba inaanap mo? Yung garlic. Yung bao. Yung sa garlic. Garlic? Anong garlic? Garlic. Garlic vegetable. Garlic. Onion leaves. Onion, spring onion. Spring onion. Hindi yung malamat. Tara. Ito. Ayan po ang spring onion. Ayan. Ayan po yun. Amuin mo. Amuy onion. Amuin mo. Namay mo? $1 daw. Baka alam mo kung siya hindi. So, bumili kami ng spring onion. Spring onion pala yung pangalan niya. Hindi ko alam. So, onion spring. Tayo, spring. Tapos na kaming mamalengke. Halos nabili na namin yung kailangan namin. Dalawa lang naman yun. Ilibot na lang. Ilibot na lang namin kayo. May mga frozen din. Uy, luto na oh, roasted oh. Morning. Labas tayo dito sa prutasan. Oh, lalaki ng mangga guys, oh. Ano to, di ba? Indian mango? Indian mango? Australia. Australia, very sweet. Australia, 3, 4, 10 pesos. Ito yung mga typical mango sa atin. Ito yung mga malapit ng masira, $1 na rin isa. Isang basket? Di pwede na yun, ano? Eh, mali mo, inalay na yan. Di mo alam. Buisit ka, hindi alay yan. Ay, durian. Masarap na masarap sa kanila yung durian. Talagang kahit saan ka magpunta rito, may durian. Bili ng prutas. Mahanap ako ng melon kasi parang gusto ko mag-melon juice. Kasi mahal yung melon kahapon na nakita namin sa mall. So, subukan namin humanap ng melon. Para sige, sige. Puro pa ko nakikita ko. No. Kung tutusin yung palengke dito guys, parang ano rin siya eh, palengke sa Pilipinas. Oo. Iba lang talaga yung salita nila. Kaya mahirap bumili. Madumi din kung sa madumi. Yeah. Oo, madumi din. Noong first time kong namalengke dito, ano, bigay lang ako ng bigay ng mga buo kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi nilang presyo. Sasuklihan ka lang nila kung magkana. Honest naman sila dito. Hindi naman sila nang kukuha ng ano, sobra. May atis din pala sila dito. Oh, atis yan, di ba? Oo. Ano? Tapos ang mahal ng ano nila dito, avocado. Grabe. Magkano atis? 3, 10. 3, 4, 10. So, 3 peraso is 100 pesos plus. Pero yung saging medyo mura. $2 siya tayo isang piling. Oh. Okay. O, tara, uwin tayo. Lutuin natin yan. Wala akong nakita.
Nang ilan mahal? Tanong mo ako magkano yan? Rambutan? $2 daw. Rambutan? Kano yan? $2? Yeah, $2. 70 pesos. Alright, thank you. Thank you. Na-miss ko kasi yung magkain na rambutan. Tapos nung first time ko dito sa Singapore, yung landlady namin, binigyan kami ng rambutan. Tapos super tamis. Super tamis nung rambutan dito sa Singapore. So titingnan ko kung ganun din pa. Ang mura ng rambutan na to. 60 pesos? Yeah. Mura ba yan? Hindi, eh, lahat dito mahal. Ah, okay. Naka-sale yan. Gusto mo ng ano? Durian? Ayoko. Pauwi na kami. Nakabili na kami ng kailangan naming puset tsaka yung regado na kailangan niya. Then nakabili rin kami ng rambutan. So ang sukli natin sa $20 ay? $2.50. Bali ano yun? 100 pesos. Nakamagkano tayo? Naka 500 kami para sa tanghalian. Kaya kumakain na lang kami talaga sa labas. Basta nakakamura kami. Pag nagkikrave lang kami tsaka lang naman kami nagluluto. Oo. Kasi yung pagod mo din, diba? Oo. Tapos kapag andyan na sa harapan mo, pag niluto mo, siyempre. Oo, ayaw mo na. Gusto mo, ubusin mo. Hindi yan. Stop sa ref na hindi namin maubos na. Kasi nagsasawa na kami sa lasa. So, noong una, excited kami, puro luto, araw-araw. Tapos na-realize namin, halos, ang magkano, halos $20 kada pamalengke. Minsan, nag-$50 pa. Oo, tapos dalawang kain lang namin. Oo. So, sabi ko sa kanya, kumain na lang tayo sa Hawker, which is yung ang pinakamura na kainan dito. Sabi ko sa kanya. Ilan? The number. Sabi ko sa kanya, kumain na lang tayo sa Hawker kasi pag sa Hawker, nasa $10 pababa lang nakakakain na kami. $6 nga lang. Kapag kapares kami na kinakain, $6 lang. $6 lang. Eh minsan hindi ko na kaya kinakain niya. Nag-iiba ko. $6 isa. Akaw. So, ayun hindi guys. Hindi siya matiisin sa pagkain. Talagang pagkain ang weakness na to. Oo. Eh, di ba? Kasi naman talaga halos lahat ng tao. Kasi, food is life. Di ba? Pag hindi mo naman masaya yung pinakain mo, huwag ka na mabuhay. So, ayun. Yeah, mamaya, mapakita natin sa inyo kung paano lutuin yung puset na pinirito pero inihaw ang kalalabasan.